Sa banal sakdal, napaka malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kami po mula dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. O soy buksa sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang santuario. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Amen. Atin na pong walang sawang ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi na walang sawa sumasamba, pumupuri at lumuluwalhati sa Kanyang banal na pangalan. Una po nating aawitin ang bilang 62 sa ating mga imnaryo. Sa pagsinta ng Diyos, inugo sa atin si Jesus upang tayo'y mga tubos sa salang gumapos. Aba, tanggapin at tayo ay palalayain sa ating sala na umalipin ay kaya tayong agawin. Si Kristo Jesus lamang ang dapat paglagakan. Inila ang pagsaliga ng Diyos na dumalang. Pagpapala niya'y tanggapin. Sala na umalipin ay kariya tayong aagawin. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa mga utos, katulayang pasasakop sa poong kay Jesus. Pagpapala niya'y tanggapin at tayo ay palalayain sa ating sala na umalipin ay kariya tayong aagawin. Pakikinig at pagtupad ang siyang magliligtas. Hindi yaong tumatawag at di gumaganap. Pagpapala niya'y tanggapin at tayo ay palalayain.
alalayain sa aking sala na umalipin. O'y kaliya tayong aagawin. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri, pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi sa kanyang marangal na pangalan. Numero 49, ang atin pong aawitin. Hangad mo bang ikaw ay maligtas? Lumapit ka na sa kay Jesus sa kasalan ng umaalipin ang tanging lunas si Jesus. Jesus ko Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, una at ikalawang estropa po lamang ng bilang 76 sa ating mga imnaryo, at pagkatapos po magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. O amang dakila sa Amen.
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin. Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon na sakbibika sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, dadapwat amang banal, Ikaw po ay napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na Ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng mga banal mong propeta sa bayan ng Israel. Pinagtapatan ka din po at pinaglingkuran ng amin pong mga minamahal na ina at ama. Tinawag mo po sila sa bunto ng karamihan, inilagay mo din po sila sa iyong banal na katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at kami po na kanilang mga anak, mga manugang mga apo at mga mahal nila sa buhay, kami po ay naging mga saksi kung papaanong ikaw din po ay kanilang pinagtapatan ng buong puso, buong isip at buong lakas, hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa pangalan at banal mo pong Kristo Jesus, na iyo pong ipinakilala at itinuro sa aming mga mag-aanak, gayon din po sa hindi mo mabilang na mga mananampalataya, sa pulpa ng iyong lalangin ang buong sanglibutan, itinitiklo po naming mga mag-aanak dito po sa iyong maralita at bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at ipinaiilang lang po namin sa iyo, Panginoong Hesukristo, ang amin pong mga taos sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Isang buong sanglinggo ang minsan pa ay matulin, ngunit napaka mapayapa. Pinakain mo po kami dinamtan, pinalakas mo, pinagaling ang aming pangangatawan. At bagaman sa mga araw na nagdaan, pinasapitan mo rin ang ilan sa amin ng sari-saring luha at mga kalumbayan. Ang iba'y binigyan mo po ng mabibigat na mga karamdaman.
Gayon man, Panginoon Diyos, sa araw at sa gabi, walang sawa naming itinitiklop ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus, at ang aming mga panalangin at mga samo sa iyo ay amin pong naranasan na iyo pong sinagot. Dinalo mo po ang bawat isa sa amin. Dinalo mo kami sa silong ng amin-aming mga dampang tahanan. Dininig mo po ang aming mga pananalangin. Pinagaling mo po ang sa amin, binigyan mo ng mabibigat na mga karamdaman. At Ama naming Diyos, pinagbubuksan mo pa rin kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran sa linggo po ng umagang ito. Ama, pagkatapos po na mangag-awitan kami ng mga awiting pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan mo pong Kristo Jesus, sa paninikluhod namin, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Tanggapin mo, Amang Banal, ang aming mga pagsamba, ang aming mga pagpupuri sa iyo. Sinasamba ka po namin, niluluwalhati ka namin, pinupuri namin ang iyong marangal na pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Ama Manal, sa aming mga paniniklohod, batid sa iyo ang laman ng aming mga puso at ng aming mga kaluluwa, at amin pong ikinalulungkot na hanggang ngayon hindi pa maabot-abot ng sino man sa amin ang iyong mga kaluwalhatian na ang marami pa rin sa amin, Panginoon, ay nangakakalimot at nagwawalang bahala sa iyo. Gayon man, kung ang aming mga pagkakasala, kung ang aming mga kalikuan ang nagiging sanhi kung bakit kami po'y patuloy pa rin nahuhulog sa mga silo ng mga kasalanan, maawa at magdalang habag ka po sa amin na sa linggo ng umagang ito, huwag mo sanang gawing dahilan upang kami po ay iyong iwanan. Aman Diyos, nakikiusap kami sa iyo, itulot mo na lamang taglay ng aming kamangmangan, ng aming mga kagipitan at kahinaan, sa pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, huwag mo sanang gawing dahilan ang marami naming kapintasan upang sa umagang ito'y hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga banal na aral na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Panginoong Hesukristo, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Mm-hmm. Ama Manal, sa linggo ng umagang ito, ipinakikiusap po namin na kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak, ang iyong walang kabuluhang alipin. Ama, banalin mo po ang aking puso, linisin mo sana ang aking kaluluwa, at tulungan mo sanang maging mabuting kasangkapan ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod na kung mapakinggan ng mga kinauukulan ang iyong banal na ebanghelyo, at sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, kung mapakinggan namin, Panginoon, langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan na ang iyong mga salita'y maging tulad sa isang tabak na may dalawang talim na ipangpuputol po namin sa lahat ng suligi ng kadiliman. Patubuin mo rin sana sa kaibuturan ng aming mga puso na tulad sa isang halaman na iyong patatabain at iyong aalagaan sa araw-araw. Bibigyan mo po ng mabubuting pamumunga kaming lahat magbunga ng lalong maraming mga gawang kabanalan, at habang kami nakikipamuhay dito po sa madilim at mandarayang sanglibutan, ang iyong mga salita'y maging tulad sa isang nagniningning na ilawan
na magagamit naming tanglaw sa pagtahak namin sa daanan ng buhay hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami ay nakikinig, dalawin mo po kaming lahat sa silong ng amin-aming mga dampang tahanan, lalo na nga po ang marami mong mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo't sa katotohanan na nangangalat po sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan. Gayun din ang mga kalalakihan at mga kababaihan na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, narinig din nila, napakinggan din nila, at sila man po'y nakikipag-aral sa aming mga sama-samang pakikinig. Sila may nakikipagkaisa ng pakikinig sa Espiritu. At tulungan mo rin po sana silang lahat, na bagaman sila'y naroroon sa malalayong iba't ibang dako nitong magulong sanglibutan, kaming lahat ay magkaisa ng puso at magkaisa ng kaluluwa. Sumampalataya kami sa iyo, Panginoon, at tawagin mo po silang lahat. Bigyan mo ng kaliwanagan ang kanilang mga puso at isipan, mga kusang loob. Huwag kanilang ikahiya. Sila po ay lumapit sa iyo at tumanggap, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa makatwid po baga, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at dito po maraming mga kaluluwa ang sasalubong sa iyo sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama manal, habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa sa amin. Patuloy mo sanang pagagalingin ang maraming pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, lalo na nga po sa amin-aming mga tahanan at mga sangbahayan. Huwag mo sanang pabayaan ang aming mga kabyak ng puso na ibinigay mo po sa amin. Tulungan mo rin ang lahat ng amin-aming mga anak, ang amin-aming mga manugang at mga apo, higit na nga sa kanila na naroon pa sa aming inang bayang Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nasa iba't ibang dako ng sanglibutan. At sa araw-araw, Panginoon, kung paanong iniingat at pinagpapala mo kami sa malayong dako ito, gayon din naman ang ipapatnubay mo po sa kanila, sila man po'y patuloy mong bibigyan ng kapayapaan at patuloy mong pagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Aman Diyos, sa umaga pong ito, pagkatapos po na kami po ay iyong turuan, kapag kami po ay iyong pinagkalooban ng iyong mga hiwaga ng kaharian sa langit, pagkatapos pong kami mga karinig, tulungan mo po, linisin mo po, patawarin mo po ng puspusan ang bawat isa sa amin, kami po iyong babasbasan. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating mga sarili at pasisimulan na po natin ang ating banal na paksa sa Linggo ng umagang ito. Ano po baga ang ating mababasa sa King James tungkol sa ating paksa? Genesis chapter 28 and the verse is 17. Makinig tayong mabuti. At ibig ko po una sa lahat sabihin sa inyo na ang talatang ito napasulat noong taon 1760 years before Christ. 1760 taon bago nagkatawan tao ang Diyos. Ano po ang ating pinakapaksa? And he was afraid and said, "How dreadful is this place? This is none other but the house of God. And this is the gate of
heaven. Sa Tagalog, para lubusan tayong maliwanagan, at siya ay natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito ay hindi iba. Ito ang bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Napakaganda po ng ating pag-aral. Genesis 28:17. 1760 before Christ. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito. E sino po baga ang dito ay nagsasalita? At sa anong pagkakataon po baga ito ay kanyang sinalita? Pabayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Buksan po natin ang Genesis Kapitulo 28, Versikulo 1. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya ay binasbasan, at siya ay pinagbilinan na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng mga taga-Kanaan. 28:2, tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Bethuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. Puputulin ko po muna ang pagbabasa. Paano po baga, mga kapatid, bumangon itong ating paksa? Sa kanyang 28:17 ng Genesis, kakilakilabot na dako ito, ito ay kay hindi iba, ito ang bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At sino po ang dito'y nagsasalita? Una pong binuksan sa atin, meron pong binabanggit, tinawag ika ni Isaac si Jacob. E sino ba si Isaac? Nalalaman natin ang punot dulo ng pinanggalingan ng bansa ng Israel, ang kanilang ninuno na si Abraham. Si Abraham na lumakad ng matuwid at ng buong kabanalan, na nagalak ang Panginoon Diyos sa kanya, at siya'y kinausap at pinagsabihan, lumakad ka sa harap ko ng matuwid, pagpapalain ko ang iyong binhi at pararamihin ko ang iyong mga anak, at magmula sa iyo ay lalabas ang lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang Abraham na ito nang siya, mga kapatid, ay 99 taon na upang mangyari, upang maganap ang sinabi sa kanya ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi. Bagaman si Abraham ay meron ng 99 taon at ang kanyang asawa na si Sarah ay hindi na maaari pang magkaanak sapagkat hindi na siya dinadalaw ng kanyang buwan ng dalaw sa isang tulad niya na babae. Nang makipag-usap ang Diyos kay Abraham, ang wika ng Diyos kay Abraham, magmula sa iyo at sa iyong asawa na si Sarah, magkakaroon ka ng anak na lalaki at ang itatawag mo sa kanya ay Isaac. At ito nga pong si Isaac, ito naman ang kinasangkapan ng Diyos upang magkaroon ng tinatawag na Jacob. Ang anak ni Isaac na si Jacob, sa kanya naman ang galing ang 12 angkan ng Israel. At ibig ko na ating gunitain at alalahanin na nang ipanganak itong si Jacob, siya po ay mayroong kakambal. Nang ipanganak ang 2 batang ito, ito po ay naghahabulan, nag-aaway maging sa loob ng tiyan ni Rebecca. Habang ipinapanganak ni Rebecca
na asawa ni Isaak ang tambal, tila naghahabulan sa loob ng kanyang tiyan. At bagaman ang panganay na unang lumabas ay si Esau, e natagpuan nila nakakapit sa paa ng bata, sa bukong-bukong ng paa ng unang ipinanganak na ang pangalan ay Esau, merong isa pang bata na lalaki. Ito nga po si Jacob, na parang pinipilit niya na mauna siya na ipanganak kaysa sa kanyang kapatid na panganay. At gayon nga po ang nangyari hanggang sa lumaki na ang dalawang batang ito na si Esau na panganay at si Jacob na hinahaltak ang paa ng kanyang kapatid. Ibig niya siya unang ipanganak hanggang sa sila'y magsilaki. Itong si Esau ay parang naiinggit at naghihinagpis sapagkat si Jacob na bunso sa kanya na kanyang kapatid ay tila mas nililingap ng kanyang ina na si Rebecca. At yun namang si Isaac, nang sila po ay matanda na, nanahirati naman sa lahat ng mga nahuhuling mga hayop ni Esau na niluluto ito at ipinakakain sa kanyang ama na nagaganyak laging maamoy ang pagluluto. Kumbaga sa huling araw na ito, masarap magluto ng kaldereta si Esau. Nakagawian ni Isaac na noon ay matanda na. Dadapot isang pagkakataon ng matanda na si Isaac at malabo na rin ang kanyang mata. Siya'y nagtatanong kay Rebecca, nasaan na ang aking anak na si Esau? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang pagkaing pinakaaasam ko na lagi niyang ihahanda sa akin? Sinabi ni Rebecca, malapit nang dumating ang iyong anak. Ang ginawa naman ni Rebecca, mga kapatid at mga magulang, ibig pala ni Rebecca na ilapit ang damdamin ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob. Ang ginawa ni Rebecca, inutusan niya yung kanyang anak na si Jacob na magluto ng paboritong pagkain ng kanyang ama at binihisan siya mabalahibong balabal. Sapagkat ang katawang, ang pagkatao ng kanyang anak na si Esau na panganay ay mabalahibo, at ng pagkakataong yon, naganap ang tinatawag na pagbabasbas ng Diyos sa pagkasangkapan kay Isaac na matanda na at malabo ng mata. Pinalapit ni Rebecca sa kanyang asawang si Isaac, si Jacob, na may dalang pagkain. At sa gayon, nasarapan ng kanyang ama at sinabi ng kanyang ama, ako'y matanda na, naririto, ikaw ay aking babaspasan, ikaw ay aking bebendisyonan. Nang pagkakataon ngayon, nangyari ang isang malaking pagkalinlang ni Rebecca. Pinalabas niya si Jacob na siyang panganay. At yun pala ang ibig sabihin kung bakit nang isilang ang kambal na ito. Bagaman nauna nakalabas na ang ulo ng panganay na si Esau, paglabas, nakahawak naman yung kamay ni Jacob sa paa ng kanyang kapatid. Na dito pala ang ibig sabihin, bagaman nakababata, siya ang ihahalal ng Diyos na pinakapanganay. At ibig kong malaman natin, mga kapatid, na napakahalaga sa mga anak ng Diyos ang isang anak na siya ang maging panganay. Sapagkat ang panganay, siya ang laging taga-salo. Siya ang magpapatuloy ng kabanalan ng kanyang ama. Kapag namatay na ang kanyang tatay, magpapatuloy ng kabanalan, mga kapatid o pamamahala sa paglilingkod sa Diyos, yung mga panganay. At bagaman hindi panganay si Jacob, para magkaroon siya ng tinatawag na kapangyarihan na nanggaling sa Diyos,
ipinahintulot ng Diyos na siya po ay ipakilala ni Hakop ni Rebeka na kanilang ina na tulad sa isang mabalahibong si Esau at magmula nga po ano magmula nga po noon akala nitong si Esau ay ninakawan siya ng pagkapanganay hanggang sa dumating pa ang isang pagkakataon na hindi na matigil ang kaingitan ni Esau. Isang pagkakataon naman si Esau, hindi ko nababasahin para huwag tayong humaba sapagkat wala doon ang ating paksa. Ibig ko lang ilarawan sa inyo ang pinanggalingan kung bakit bumangon sa Biblia itong ating paksa sa Genesis 28:17. Siya ay natakot si Jacob at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kung hindi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Kung bakit binabalikan ko lamang sa inyo mga tagapakinig ang kasaysayan ng buong buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ito po ay may kinalaman sa ating pinakapaksa. Kaya nga, nang magsilaki na't maging mga binata na si Isaaw at si Jacob, na binasbasan ng kanyang ama na si Isaac na magiging tagapagmana bilang panganay, dadapot hindi naman siya ang panganay, napakinggan natin nang ipanganak sila, nang ilabas nga ang dalawang ito, nakahawak sa paa ni Esau si Jacob. Na ang ibig palang sabihin, yung pala ay tulad sa isang pangitain, mga kapatid, ang ibig sabihin pala nito, magiging panganay itong anak na ikalawa nang lumabas sa tiyan ng kanilang ina. Kaya nga, maging ng isang pagkakataon na tinanghali ng uwi itong si Esau sa pangangaso at wala siyang nahuli, nang umuwi siya ng bahay ay nadatnan niya na masarap naman ang niluluto ni Jacob at sinabi, pakainin mo ako ng masarap na lutuin mo. Jacob, dadapot sinabi ni Jacob, pakakainin kita, pero ibigay mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Sa pagkatapos nga po na basbasan ng kanyang ama at matuklasan ni Esau, naniloko siya ng kanyang ina na pinalabas na si Jacob ang panganay, mga kapatid, at mga magulang magmula noon, parati nang hindi sila magkaintindihang magkapatid, lagi silang nag-aaway. At nang nagugutom na nga siya, nakita niyang may masarap na pagkain si Jacob, nakiusap itong si Esau, ako'y gutom na, pakainin mo naman ako ng iyong niluto. Sinabi naman ni Jacob, ibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay at ibibigay ko sa iyo ang pagkain ito, pakakainin kita. Kaya nga sa pamamagitan ng isang pinggang pagkain, lubusan ang ipinagkaloob ni Esau ang kanyang pagkapanganay sa kanyang bunsong kapatid na si Jacob. Lumakad pa ang mga araw, patuloy na ibig na patayin ni Esau ang kanyang kapatid na si Jacob. Nang pagkakataong ito, pinagsabihan ni Isaac at ni Rebeka ang kanilang anak na si Jacob. Mabuti pa anak, magtago ka muna sa iyong kapatid. Umalis ka muna dito at ikaw ay maglakbay. Hanapin mo ang aking kapatid na si Laban. At ayaw ko, ang kabilin-bilin ni Rebeka, ayaw kong mag-asawa ka ng mga Kanaanita, ng mga Canaanites na tinatawag sa English, mga tagapakinig, yung talagang may-ari ng lupain na binubukalan ng pulot at ng gata, sila po ay talamak na talamak sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na mga nililok ng kanilang kamay. At sila ang mga taong walang ginawa kung hindi magpakaligaya. Kumbaga sa panahon natin ngayon, 2018,
yung mga kanaanita ng mga pagano na walang tunay na Diyos, yan ang walang ginawa kung hindi magsipaglaseng, kumain ng masarap, matulog, mga kapatid, at gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at kanilang sambahin na katulad ng ginagawa ng halos lahat ng mga relihiyon. Meron silang mga sariling mga larawan na pinaglilingkuran nila at ipinagpuprosesyon gano'n ng mga kanaanita. Kabilin-bilinan po ni Rebecca na ina ni Esau at ni Jacob. Nang si Jacob ay ibig patayin ni Esau na kanyang kapatid sapagkat nagseselos, nananakaw ang kanyang pagkapanganay. Sang-ayon sa banal na kasulatan, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na umalis muna at maglakbay. At huwag siyang mag-aasawa ng mga kanaanita. Hanapin mo ang aking kapatid na si Laban at doon ay ikaw ay mag-asawa. Kaya nga ito ang pagkakataon kung bakit bumangon, ibinangon ng Panginoong Jesucristo ang Genesis 28:17, 1,760 na po bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, na sa atin po ay ibangon ang talatang ito. Sapagkat habang naglalakbay si Jacob sa daan, inabot siya ng dilim sa bundok, at nang siya nga po ay nasa kabundukan sa kadiliman, ano na nga po ang sumunod na nangyari? Ipagpapatuloy na po natin. Ganito po ang pag-aaral. Ayaw po namin tayo ay magturo na hindi natin naiintindihan ang pinanggalingan ng talata. Napakaliwanag po sa Iglesia ng Diyos. Nililiwanag kaya tayo ay magsipakinig at babasahin din natin ang ating mga Biblia. Babasahin ko po. Magmula sa itaas. Genesis 28:1. At tinawag ni Isaac si Jacob. Si Isaac yung ama. At siya ay binasbasan at siya ay pinagbilinan na sinasabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina. At mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw, 28:3, pinagpala din siya ni Isaac na kanyang ama, at ikaw ay pagpalainawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin para mangyari yung pangako ng Diyos kay Abraham. Bagaman 99 years old na, sa iyo manggagaling ang lahat ng kaharian sa lupa, pagpapalain ko ang iyong binhi at pararamihin ko ang iyong mga anak sindami ng bituin sa langit. E paano mangyayari yun? Nalaman natin mga kapatid, binigyan nga ng anak na ang pangalan ay Isaac sa kabila ng katandaan, at magmula kay Isaac, lumabas si Jacob. Kilala natin si Jacob. Pinanggalingan ng 12 ang kanang Israel. Ngunit, bago nagkaroon si Jacob ng 12 anak, ipinakita muna sa atin sa araw at oras na ito ang kanyang pagtatago, ang kanyang pag-alis sa kanilang dako, sapagkat pinagbabantaan siyang patayin ang kanyang kapatid na si Esau na nagseselos sapagkat nanakawan siya ng kanyang pagkasenyor, ng kanyang tinatawag na pagkapanganay. Sinabi ng mga banal na kasulatan pa man din, 28:3, at ikaw ay pagpalainawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisana ng mga bayan, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, 10 ng iyong binhi,
upang iyong ariin ang lupain iyong paglalakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Tama ka, Tuwid, napakaliwanag. Kaya nga pinagbili na ng ina, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng mga kanaanita. Bakit? Sumasamba sa mga rebulto. Hanapin mo ang aking kapatid na si Laban. Doon ka mag-asawa. Sapagkat yung mga wika nga kamag-anaka ni Rebecca, eh yun po ay hindi sumasamba sa mga larawan. May mga takot din po yaon sa Diyos. Ngayon, ipagpatuloy natin nang gabi nga na siya'y abutan ng kadiliman sa paglalakbay, eh ano nga po ang sumunod na nangyari? Buksan natin 28:10 ng Genesis. At umalis si Jacob sa Beersheba. Beersheba yung kanilang pinakabayan, pinakadako, at napasadakong Haran. Ito nga po ang pag-iwas ni Jacob sa kanyang kakambal na si Esau. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw at kumuha si Jacob ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan na higa sa dakong yaon upang matulog. Eh sa paglalakbay nga po ni Jacob, nakarating siya sa isang bundok at inabot siya ng kadiliman. At nang siya nga po ay talagang pagod na at ibig na niyang matulog, kumuha siya ng isang bato. Inilagay niya sa tapat ng kanyang ulo at kanyang hinigaan. At doon nga po siya natulog. At sa 28:12, at nanaginip at narito, ano ang kanyang napanaganipan? Narito ang isang hagdanan. Ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. Nang makatulog na si Jacob, narito, nakita niya sa panaginip na merong isang hagdanan. Ang puno ay ang lupa at ang dulo paitaas umaabot sa langit. At ang wika, narito, ang mga anghel ng Diyos nagmamanhik manaog doon. At narito, ituloy natin, 28:13 hanggang 15, ang Panginoon narito, nasa kataas-taasan niyaon, ang Panginoon ay nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, ang Diyos ni Isaac, ang lupa na kinatutulugan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Yun nga pong kanyang tinatulugan ng gabing yon, bahagi po yon ng lupain ng Kanaan. Yang tinutulugan mo ngayon, yung lupain na yan, ibibigay ko sa iyo para mangyari yung pangako ng Diyos kay Abraham na ibibigay ang lupain, ang bayan ng Kanaan at palalaguin ang kanyang binhi. 28:14, at ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa. Pag binabanggit yung binhi, ibig sabihin ay mga anak. At ang iyong mga binhi, magiging parang alabok sa lupa. Kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan at sa iyo at sa iyong binhi. Pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya ngayon po, 2018 na tayo, kung paanong sinabi ng Diyos kay Jacob, ang iyong angkan ay kakalat na parang alabok sa lupa, magmula silanganan, kalunuran, hilagaan at timugan, eh sa buong mundo po ay napakaraming mga Hudyo. Hindi nga lamang natin nakikilala sila at ibig kong malaman natin sa pagkalat nga po sa iba't ibang bahagi ng kamunduhan, ng mga Israelita sa ngayon sa huling araw eh nangagsipag-asawa na ng iba't ibang mga lahi sa mga bansa na kanilang kinaroonan. Kaya sa maniwala kayo sa hindi, literally speaking, mga kapatid, merong mga Israelita o mga Hudyo sa mga Pilipino hindi natin nakikilala sapagkat nagkaroon na ng blending ang mga dugo nila. Nang sila po'y magsipangalad na alam natin ang kasaysayan
nang sila ay ibigay ng Diyos for 70 years captivity in the land of Babylon, nang pakawalan sila ng Diyos at pauwiin uli sa pamamagitan ni Cyrus the Great. Ito ang ibong mandaragit, 46:11. Yung ibong mandaragit, hindi yon ang sugong anghel sa huling araw. Ang ibong mandaragit, Cyrus the Great. Ito po ang kinasangkapan ng Diyos para sakupin ang kaharian ng Babylonia at ibagsak si Nabucodonosor, si Cyrus the Great, at si Darius the Great. Ito ay magtiyuhin, kinasangkapan ng Diyos para bigyan ng mga kakailanganin at makauwi silang muli sa Jerusalem para itayong muli ang pinanukala ni David na bahay-sambahan, yung Temple of Jerusalem. Sa mga duwid, sa ating pag-aaral, sa paglalakbay ni Jacob, inabot siya ng kadiliman sa isang bundok na dako ng Kanaan. At nang siya natutulog, nanaginip siya, nakakita siya ng isang hagdanan na ang puno ay sa lupa at ang dulo papuntang langit na napakataas, at naroon ang Panginoon Diyos na nagsasabi sa kanya, "Ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac na iyong ama." Ang wika ng Diyos kay Jacob, at pag pinagpala siya ng Diyos, ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa. Kakalat ka sa kalunuran at silanganan, sa hilagaan at sa timugan, east, west, north and south, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa, at narito, ako'y sumasa iyo, ang wika ng Diyos kay Jacob sa panaginip, ako'y sumasa iyo, iingatan kita saan ka man pumaroon, pababalikin kita sa lupang ito, sapagkat hindi kita iiwan, pagpapalain kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwanan, hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At dito, na nga po ay nasambitla ni Jacob ang ating paksa. Pagkatapos pong kausapin siya ng Diyos sa panaginip, na inuulit ang pagpapala kay si Abraham at sa kanyang ama, Isaac. Dito na nga po nasambitla ni Jacob ang ating paksa, 28:17. At nagising si Jacob. Pagkatapos na kausapin siya ng Diyos, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon nasa dakong ito at hindi ko nalalaman." Alin yung dako? Literally, alam natin natutulog siya sa lupain na sakop ng Canaanites. Pero meron siyang binabanggit na tunay doon sa kanyang napanaginipan, tunay ka na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Merong dako. Merong dako na kinaroroonan ang Diyos. Alin yun? Ituloy natin ang ating paksa. 28:17. At siya, si Jacob ay natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito." Narito ika ang Diyos. Kakilakilabot. Alin yung tinutukoy niya na kinaroroonan ng Diyos? Nakita ko sa panaginip ang isang hagdanan, ang puno ay sa lupa, at ang sa kaitaasan, naroon ang Diyos sa makatwid, ang langit, ang kaharian ng Diyos. Narito ang Diyos. Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi, alin yung dakong iyon ayon kay Jacob? Bahay ng Diyos. Ito ang pintuan ng langit. Nakuha na ninyo? Ito po isang kahiwagaan ng mga
salita ng Diyos na ayon kay Apostol Pablo na nga pasulat sa ikatututo natin. At ang mga bagay na ito, ang wika ni Apostol Pablo, o kahiwagaan ng mga salita ng Diyos, o hindi malirip na kanyang mga layunin. Sa makatidbaga, hindi ito malilirip ng mga tao. Hindi ito mauunawaan ng mga tao. Hindi ito matutuklasan. Maliba na ang Diyos mismo ang magbigay ng kaliwanagan. Ang Diyos mismo ang magbigay ng katugunan at kasagutan kung alin yung dako na kinaroroonan ng Diyos, kung alin yung pintuan ng langit, kung alin yung dahil ng Diyos. Ang wika ni Propeta Jacob, kaya nga si Jacob, tinatawag din po na propeta. Hindi nalalaman ni Jacob yung kanyang sinalita, yun po ay hula. Nang salitain ito ni Jacob nang matulog siya roon sa bundok na nasasakop ng mga Kanaaneo, 1,760 years, hindi niya alam. Nakapagsalita siya ng hula. Ang ginagawa naman ng mga tao, mga kapatid, nagkakaroon sila ng mga pilgrimage. Ang mga tao nagtuturok ng krus, maglalagay ng mga kandila, sinasabi nila, dito ika natulog si Jacob, ito ika ay banal, ito raw ang bahay ng Diyos. At ang ibang mga iglesia, mga kapatid, kung saan may malaking bato, katulad din naman ang sinabi ng Panginoon, 16:18 ng Mateo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya roon sa Pilipinas, meron akong nakita roon, yung bundok na may malaking bato, doon nagtayo ng iglesia. At tinatawag nila yung iglesia nila, iglesia ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato. Ganyan ang mga tao. Masyadong mga materialistic. Hindi nila inuunawa. Hindi nila, wika nga, pinag-aaralan. Hindi sila humihingi ng karunungan sa Diyos. Kung alimbaga itong kagilagilalas na dako, yung panaginip ni Jacob, doon sa bundok nang siya'y abuti ng gabi, ito'y hindi iba. Itong hagdanan na itong papunta sa langit na naroon ng Diyos, ito ang pintuan ng langit, ito ang bahay ng Diyos. Pero sa atin, sa iglesia ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Alam na natin, Marcos, sa kanyang kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, sa inyo, sino ang kausap ng Panginoong Jesucristo? Ang mga apostol. Sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng langit. Ayan po. May hiwaga sa panaginip ni Jacob eh. Saan ba naroon ang mga apostol na kausap, pinangakuan, ibibigay sa kanila ang pagkaalam ng kaalaman o karunungan ng hiwaga ng kaharian ng langit o ng pintuan ng langit o ng hagdanan ng langit? Ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. 1 Korinto kapitulo 12 versikulo 28. Ang wika ni Apostol Pablo, ang Diyos naglagay ng ilang kaunti lang sa iglesia. Una-una mga apostol. Kaya nga sa mga apostol, binuksan ang hiwaga ng kaharian ng langit. Saan ba naroon ang mga apostol? Sa iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia? Nakalimutan bang lagyan ng Diyos ng pangalan? 1 Tesalonica 2:14. Na ito ang aming sinusunod. Ito ang aming ginagaya. We are just imitating. Sapagkat kayo mga kapatid, 1 Tesalonica 2:14, nagsisitulay sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon ang iglesia ng Diyos?
Saan itinayo? Sa siyudad ng Jerusalem. Nasaan ang Jerusalem? Nasa Hudea. Kayo'y kayo nagsisitulan sa mga iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Hudea. Sino ang may-ari? Sino ang nagtayo? Kay Kristo Jesus. Yan ang aming tinutularan. At ang wika, Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag sa sangkalangitan at sa lahat ng kapangyarihan ang alin ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Kaya ang iglesia ang nangangaral. Hindi po kaming mga tao, kami mamamatay kung ako'y patay na. Mga kapatid, kamukha ng maraming iglesia, itinayo ng tao, sugong anghel yung obispo nila. Kung patay na yung obispo, wala nang sugong anghel. Ang obispo namin, diksyonaryo ng Biblia. Kung patay na yung diksyonaryo ng Biblia, wala nang sugo, wala na silang obispo. Ang iglesia ng Diyos, wala kaming obispong tao. At hindi po si Cirilo ang nangangaral, binabasa ko lang. At ako'y nasa iglesia ng Diyos. At itong katungkulan ng bawat kaanib sa kanyang Hebreo 13:16, to do good and to communicate, forget not, for to those offering the Lord is well pleased. Nasa amin ipinagkaloob ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag. Huwag ninyong kalilimutan sapagkat sa gayong mga hain. Pag sinabing hain, handog. Pag sinabing handog, pagsamba. Pag sinabing pagsamba, pagluwalhati, pagpupuri sa Diyos. Huwag ninyong kalilimutan. Alin ang pangangaral ng Ebanghelyo? Ito lang ang kaluguran ng Diyos. Bakit? Hebreo, mga kapatid, basahin ninyo, Kapitulo 11, versikulo 6. Kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Nangangaral kami, apagkat meron kaming pananampalataya, tinanggap namin ang pananampalataya nito, ang pagkaunawa sa katungkulan kung bakit kami nilalang ng Diyos. Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo nung para lumakad tayo sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa. Nilalang tayo para kay Kristo. Nasaan ba si Kristo? Ulo ng katawan? Ano ba ang katawan sa makatibagay iglesia? Ano ba ang iglesia? Katawan ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo. Kaya siya ang ating obispo, hindi tao. Wala kaming tao, obispo. Kaya ang aming obispo, hindi namamatay. Ang iglesia, hindi namamatay. Paano, kapatid na Cirilo, kung patay ka na, di bahala ang Panginoon, sundin ninyo lahat ng napakinggan ninyo. Yun lang ang ibig ng Diyos. At huwag kayong makikinig, huwag kayong maging alipin ng sino mang mga tao. Huwag kayong maging alipin ng Papa sa Roma. Huwag kayong maging alipin, maging ni Virgin Maria. Huwag kayong maging alipin ni Mrs. Ellen White na nagtayo ng Sabadista. Huwag kayong maging alipin ng iglesia ng tao, ng mga manalo. Magpapaalipin lamang tayo kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo na siyang may-ari at lumalang sa bawat isa sa atin. Yan ang aming paninindigan. Ano po ba naman? Ayon sa Biblia, ang ibinabadya o sinasalita ng panaginip, tulad nga po ng panaginip na ito ng lalaking si Jacob, na ngayon tinatawag nating propeta, sapagkat yung panaginip pala niya ay hula. 1706. Sipin ninyo, bago pa ipanganak ang Kristo, 1760 years, nang ipanganak ang Kristo, year 1. Ilagay na natin na 1,700 o 800 magmula ng year 1 hanggang 2018. Ilan taon na? Ilan taon na yan? Magmula ng salitain
ni Jacob ang kanyang panaginip, kakilakilabot na dako ito, ito'y hindi iba, ito ang bahay ng Diyos, ito ang pintuan ng langit. E kailan nagkaroon ng kaganapan? Yung tinatawag na pagkakaroon ng bahay ng Diyos. O ano ang ibinabadya ng mga panaginip na ito? Bayaan natin ang Hebreo 1:1. Ano ang ibinabadya kapag ang isang para, kapag ang isang banal na Diyos ay nanaginip ng isang banal na bagay? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po, ang tanong natin, ano ba ang ibig sabihin kapag ang isang banal ng Diyos ay nanaginip ng isang bagay at merong mga banal na pagpapakahulugan, ito pala'y mga hula. Ang Diyos, Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po, nakikipag-usap ang Diyos kay Jacob. Ang wika ng santong sulat, ang Diyos nakipag-usap sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Alam na natin ang kasaysayan ni Abraham, Genesis 17:1. Gawin nating halimbawa, nang si Abraham ay may 99 na, napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ang Diyos nakipag-usap kay Abraham sa paanong paraan? Literally, napakita ang Diyos. At sa pagkakataong ito, si Abraham, siyam na taon na, maging asawa niya si Sarah, matanda na rin. Napakita kay Abraham, nang siya po ay matanda na at ayon sa Biblia, katulad sa isang lalaki at may kasama pang dalawang lalaki sa kanyang magkabila. At ano pa ang makikita natin na mga halimbawa? Buksan natin kung paano napakita naman ang Diyos kay Moses. Exodus 3:2. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Exodus 3:2. Oh. Sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmased at narito, ang kahoy ay nagniningas at ang apoy ay hindi natutupok. Hebreo 1:1, ang Diyos na napakita sa ating mga magulang ng unang panahon, ng panahon ni Abraham, napakita sa isang tulad sa isang lalaki, may kasama pang dalawa. Ng panahon naman ni Moses, nagsalita at nagpakita ang Diyos kay Moses katulad sa isang munting punong kahoy na naglalagablab at nag-aapoy ngunit hindi natutupo. At ito na nga ang pagkakataon ng utusan siya, susubuin kita kay Paraon upang palayain mo ang aking bansa, ang Israel, sa pagkaalipin. At sinabi nga ng Diyos, ako yaong ako nga, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang wika ng Diyos kay Moses, iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Ang itatanong po natin ay ito. Sangayon po sa mga apostol naman, ano ang ibig nilang ituro tungkol sa mga bagay na ito? Ikalawang Pedro 1:20, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kung hindi ang mga tao'y nagsalita na buhay sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ano ba ang ibig ituro nito ni Apostol Pedro? Na kung hula man
kung hulaman yung panaginip na napanaginipan ni Jacob 1,760 years before Christ, kung yan ay hulaman, hindi ito gawa-gawa ni Jacob. Hindi ito panukala ni Jacob. Yung hula ay nanggagaling sa Diyos. Sinasalita ng tao na udyukan ng Espiritu Santo. Sa bagatwi, itong napanaginipan ni Jacob, ito po ay hula. At kapag hula, hindi pa po nangyayari. 1,760 years ago, hindi pa nagkakatawang tao ang Kristo. Kung isasama natin itong 2018, ilang taon na? Hindi pa nangyayari noon. Paano nagkaroon ng pangyayari? Itong sinabi, itong inihula ni Jacob na nakita niya sa panaginip na udyok ng Espiritu Santo, nakakita ika ako ng hagdanan. Ang puno ay sa lupa, ang dulo'y sa langit. At sa dulo, nagsalita ang Panginoon Diyos sa akin, ako ang Diyos ng iyong magulang, si Isaac. Pagpapalain kita't pararamihin ko ang iyong binhi. Mamanahin mo ang lupain na iyong kinaroroonan, na iyong kinatulungan. Kailan nagkaroon ng kaganapan? Mga kapatid, ang hulang ito, ituloy natin ang ating pag-aaral. Nagkaroon ba ng kaganapan ang hulang ito at kailan? Basahin natin. Itanong muna natin sa Biblia na kapag ito'y sinalita ng Diyos, ito ba'y mangyayari? Yun daw hula ay udyok ng Espiritu ng Diyos. Sinalita ng mga tao at hindi ang tao ang nagsalita, at hindi ang tao ang may ibig. Isaiah 46:11. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang nagagawin. Pag pinanukala ng Diyos, gagawin niya yan. Hindi siya maaaring magsinungaling sa kanyang sarili. At sa 1-2 ng Hebreo, nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, ito po'y karugtong ng 1-1, ang Diyos na nagsalita sa atin ng unang panahon. Sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang paraan, sa 1-2 ngayon, ay nagsasalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ba ipinakikilalang anak ng Diyos? Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ginawa niya ang sanglibutan. Alam natin yan. 1, kapitulo 1, versikulo 1, hanggang 5 ng pasimula ay berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya. At kung wala siya, walang bagay na nagawa. Ano pa? Ipinakikilala na yung Apostol Juan tungkol sa berbo na gumawa ng lahat ng bagay. 1:14, nagkatawan tao ang berbo. Sino bang nagkatawan tao? Ang Panginoong Jesucristo. Alam na natin yan. Sa mga duwid na nagsalita sa atin sa huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, yung palang anak na tinutukoy na Kristo Jesus, yun din pala ang gumawa ng lahat ng bagay. Kung gumawa ng lahat ng bagay, sino siya? San Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Ngayon, bakit nga siya nagkatawan tao? Eto na, mga huling talata na ating mapapakinggan. At ano ang kinalaman ng kanyang pagkakatawan tao sa panaginip ni Jacob nang siya'y makatulog sa kabundukan sa dako ng Kanaan ng isang kakilakilabot na panaginip? Mga kapatid, anong kinalaman ng pagkakatawan tao ng Diyos na siyang Panginoong Jesucristo tungkol sa sinasabi ni Jacob na ito ika ang bahay ng langit, ito ang pintuan ng langit? Bayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Buksan po natin 1 Corinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos
at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ano ba yung tinutukoy na templo? Sa ngayon dito, sa talata ni Apostol Pablo, sa kanyang unang Korinto 3.16, ituloy natin 3.17, kung gibayin ang sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, ang templong ito ay kayo. Ano ngayon ang kaugnayan ng panaginip o hula ni Jacob? Ito ang bahay ng Diyos, ito ang templo ng Diyos. Hindi ba ganinyo nalalaman, kayo ang templo ng Diyos? Bakit sinasabing templo ng Diyos? Buksan natin ang Hebreo 3:6, si Kristo, gaya ng anak, puno, pangulo, presidente ng bahay niya. E ano ba ang bahay niya? Ang bahay ng Diyos ay kayo. Alin yung bahay ngayon ng Diyos? Mateo 16:18, nang magkatawang tao nga po ang Diyos, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng malaking batong ito, Apandisrak, R-O-C-K. Si Pedro, Petrus, stone. At si Pedro, patay na. Di ba nyo naiintindihan kayong mga Katoliko? Kayong mga maharang na nagtuturong ang Kristo'y tao lang. Mga kapatid at mga magulang, walang tao na makapagliligtas ng kaluluwa ng kahit na sino mang tao. Buksan ninyo ang aklat ni Propeta Ezekiel 14:14. Anak ng tao, sabihin mo sa mga tao kapag ako'y nagpasugo ng taba o digmaan, pag binali ko ang tungkod ng tinapay, kapag ako'y nagpasugo ng sari-saring kalabidad sa isang bansa, isang bayan na nagkasala sa akin. Kahit naroroon si Nunong Noah, kahit naroroon si Daniel at si Job, hindi makapagliligtas ng sino mang anak na lalaki o babae ng tao. Ang ililigtas nila ang kanila lang sarili dahil sa kanilang mga katwiran. Ito naman si Baha Katoliko, Mama Mary, Hail Mary, Mother of God, pray for us. Kahit na po si Mama Mary ninyo, hindi kayo ililigtas. Magbasa kayo ng Biblia! Kawawa naman ang kaluluwa ninyo. Tatapos sa impyerno. Huwag kayo magagalit sa akin. Eh, mga tao masyadong pag nakarinig ng katotohanan, ha, si kapatid na Junior, oh, hinahatulan kami. Hindi ko kayo hinahatulan. Basahin nga ninyo ang Biblia. O sa mga mananamba, sa mga larawan, ang bahagi ninyo. 21:8, Apokalipsis. Dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre ang ikalawang kamatayan. O kayong lahat na sumasamba sa ibang mga larawan, iba't ibang larawan at iba't ibang Diyos, impyerno kayo. Yan. Hindi ko kayo hinahatulan, mga kapatid at mga magulang. Kaya nagkatawang tao ang Diyos para tayo nanalin lang ng mandarayang ahas ng mandarayang Diablo. Lalo na tayo mga Pilipino, inalila tayo, inalipin. Pinagsamantalahan tayo ng mga Kastila. Kasama yung mga Papa sa Roma for 400 years. Gumising na tayo. Hindi bahay ng Diyos ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Meron pa kayong Ash Wednesday, Ash Wednesday? O natuklap tuloy yung mga noo ng mga membro ninyo? Mga magulang at mga kapatid. Ito naman si Kiboloy, Kingdom of God, pumunta lang Hawaii, babalik sa Pilipinas, nahulihan, nasa kote ng gobyerno ng Amerika, magtatakas ng kung ilang gaanong karaming dolyar yun, mga kapatid, nahulihan pa ng mga high-powered weapon. Ano ba naman klase kayo? Gumising na tayo mga kapatid, kakilakilabot na dako ito. Ito ay hindi iba.
naririto ang Diyos. Alin itong dakong ito? Ito ang bahay ng Diyos, ang pintuan ng langit. Alin ngayon ang bahay ng Diyos? Mga kapatid, si Kristo'y gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo-tayong mga tao. Sana roon yung mga taong yan. Unang Korinto 12:27, hindi baga ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos. Pag sinabing templo, bahay. Tayo ang templo ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa inyo. Eh ano ba ang bahay ng Diyos ang ayon sa mga apostol? Unang Timoteo 3:15, huling talata, mga kapatid. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos. Anong klaseng Diyos meron dito sa bahay ng Diyos na ito? Nabuhay! Iglesia ng Diyos na buhay. Ano narito sa Iglesia ng Diyos na buhay? Kalige! Suhay! Nang ano? Nang katotohanan. Maliban sa bahay ng Diyos. Maliban sa katawan ng Diyos. Maliban sa Iglesia ng Diyos. Wala nang iba na kinaroroonan ng katotohanan. Lahat! Kasinungalingan na. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alali. Lahat ng Iglesia at relihiyon, salapian, kwartahan, sa demonyo, itinayo ng mga tao. Puro kapayimbabawa. Maliban sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid na tinutularan namin, kung ayon sa mga banal na kasulatan ay wala ng katotohanan. Kaya nga ito itinuro sa atin, kagilagilalas na dako ito. Hindi ito iba. Ito ang pintuan ng langit. Ito ang bahay ng Diyos. Totoo ba yan? Paano naging pintuan ng langit? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang pintuan. Sa kanyang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, bukod sa pagiging pintuan ng Panginoong Jesucristo, ako ang ilaw, ako ang buhay, ako ang daan. Eh lahat na pinakyaw eh. Bakit? Eh wala na nga ibang iglesia na pwede mong gawing pintuan eh. Papunta sa langit. Daan, ilaw, hagdanan. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Bakit? Siya nga ang pintuan eh. Siya nga ang daan, siya ang hagdanan. At ang wika ng Panginoong Jesucristo, pag lumakad kayo sa ibang daan, yan ang daan ng mga tulisan. Ang ibig sabihin, pag nagpabautismo kayo sa ibang iglesia, eh daan ang mga magnanakaw yan. Di ba ninanakawan kayo sa abuloy ninyo? Ikapu dito, ikapu dyan. Abuloy dito, abuloy dyan. Eh ang liwanag. Isaiah 1:13, huwag na kayong magdala ng anumang handog sa akin. Eh pati nga yung mga sabadiste. Sinabi nga ng Panginoon Diyos eh, 1:13 ng Isaiah eh, huwag na kayong mangili ng araw ng Sabado. Puro kayo kapayang babawan. Ingili ng araw ng Sabat, hindi naman susunod. Araw ng Sabado eh. Ha, kapatid? O, overtime din. Ay, nako. Napakaganda po ng ating aralin. Kakilakilabot na dako ito, Genesis 28:17. Ang ganda ng napag-aralan natin. Alam po ninyo, kung hindi kayo makikinig, hindi kayo tutubuan ng pananampalataya. At kung wala kayong pananampalataya, ayan. Ayoko na magsalita. Natitisod lang ngayon.
Pagkatapos, sasabihin ninyo, eh, nakakatisod ka kung magsalita. Bakit hindi kayo matitisod ang salita ng Diyos ay matalim, matulis? Mga kapatid, tulad sa isang tabak na may dalawang talim, sipain mo, tadyakan mo, ikaw ang masasaktan. Eh, ganyan ang ginagawa ninyo sa salita ng Diyos eh. Maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pedro sa inyo. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang suka na pinanggalingan. Ang babaeng baboy na nahugasan sa putik na kanyang pinaglubluban. Huwag nawang mangyari sa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagaganap. Sa huling araw, lalamig ang pag-ibig ng marami. Malamig na malamig. Ewan ko ba? Eh wala tayong magagawa. Tayo nangangaral hindi para magparami. Nangangaral tayo para iparinig sa buong sanglibutan ang kaharian ng Diyos. Mateo 24:14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Panginoon na maraming sasama sa atin eh. Ipangangaral natin. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Ay para makarating ang Iglesia ng Diyos sa buong sanglibutan, ano ang ginawa ng Diyos? Buksan ninyo ang Daniel 12:4. Daniel, sa huling araw, ang karunungan tatakbo ng paraon at parito. Ang karunungan ay lalago. Pinalago ng Diyos ang internet, ang communication technology, kaya ngayon kahit saan ka naroon, pumunta ka sa Switzerland, may mga nakikinig doon, mga kapatid. Pumunta ka sa England, pumunta ka sa China, maging sa China, komunista, Russia, sa pamamagitan ng karunungan. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Ito nga ang bahay ng Diyos. Eh kapatid na Cirilo, eh bakit hindi pa nagugunaw ang sanglibutan? Eh hindi pa nakakaabot sa buong sanglibutan eh. Mga kapatid, unang-una wala kaming pera. Wala kaming maraming mga politiko ng mga membro. O eh hindi kami kamukha ng Katoliko, Iglesia ni Manalo, yung mga kiboloy na yan. Makapangyarihan yung mga iglesia na yan. Marami salapi. Very influential. Eh kayo naman ang tatanungin ko kung kayo ang katotohanan, lalo na yung simbahang Katoliko. Mga kapatid, 523 years pa, kilala na yan. Nang umpisahan ni Constantino at ni Reyna Elena. Inumpisahan na nila yung Iglesia Apostolica Katolika Romana nang masakop ni Constantino ang Roma. Ayang iglesia ni Manalo, buong sanglibutan na raw sila, lalo na ngayon, tumanggap pa ng posisyon sa gobyerno ni Duterte, ambassador daw. Ambassador po at kapatid at mga magulang. lalo lalakas ang influence niyan. Ako po ay bumabanggit lang ng mga napapakinggan ko sa mga balitaan sa television. Kayo na po ang bahala. Magalit kayong magagalit. Meron kaming katungkulan na higit na mahalaga kaysa sa ano pa mang bagay. Ito po ang ipangaral, ipahayag sa buong sanglibutan ang kaharian ng langit. Ito nga pong napanaginipan na ito pala'y hula, mga kapatid, na nagmula sa Diyos sa pamamagitan nang panaginip ni Jacob, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba. Ito ang pintuan ng langit. Ito ang bahay ng Diyos. Ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang kaharian ng Panginoon Diyos. Ito nawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon. Magpakai kailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maikli, may spiritong awitin,
awitin po natin ang bilang 57 sa ating mga imnaryo. At pagkatapos, ako po ang mananalangin. Tatayo tayo mga kapatid, 57 sa ika-apat na estropa at koro po lamang. Tatayo tayo. 57. Ang sino man sa mga nakikinig, mga aral niya, kaibig-ibig, ikintal sa pitak ng kanyang dibdib. Ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Dakilang Panginoon po nating Diyos, pagkatapos po na muli mo pong aralan ang bawat isa sa amin nang iyo pong banal na ebanghelyo sa pamamagitan po ng napakagandang talata na itinuro, ipinarinig mo po sa amin sa pagkasangkapan mo sa iyong hamak na alipin, na doon po ay aming naliwanagan ang iyong bahay na ipinakita mo po kay Propeta Jacob. Ito rin po ang hagdanan patungo sa langit. Nanang ikaw po ay nagkatawan tao, ito rin po ang pintuan, ito ang daan. Ito ang ilawan upang ang bawat tao na nagnanasa na makarating po sa iyong kaharian sa buhay na walang hanggan. Kung baga maaari sa araw at sa oras na ito, pagkatapos pong aming mapakinggan at marinig ang iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan, ito po ay huwag po sana naming makalibutan na ikaw po ay nagtayo ng isang tahanan para sa iyong mga alipin na kung saan amang banal. Naririto ang katubusan, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa makatidbaga ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito rin po ang aming ibinabandila. Tulungan, gabayan at patnubayan mo po kami sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Huwag ka naming makalimutan, huwag ka naming maikahiya. Maibalita ka namin at maipakilala ka namin kung baga maaari sa lahat po ng mga dako na pagdadalhan mo po sa amin. Ama naming Diyos, sa huling araw na ito, kung baga man ang iyong mga alipin ang pinakahamak, ang pinakamaliit at pinakawalang kabuluhan sa paningin ng mga taong nangakapalibot sa amin, kami po sana igawin mong mga munting kasangkapan at sa pamamagitan po ng hamak mong mga alipin, magkaroon pa po ng maraming mga taong makakarinig ng dinaman at tutubuan ng pananampalataya sa kanilang mga puso at sila man po'y manunumbalik na may takot sa iyo sa ikalawang pagparito mo, Panginoon. Magkaroon pa ng maraming mga kaluluwang makakasama namin sa pagpasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, sinasampalatayanan po namin, binabanal mo po kami ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay.
At sa linggo ng umagang ito, bago po kami maghiwa-hiwalay ng mga magkakapatid, ipapaabot mo po sa aming lahat, maging sa lahat ng aming mga kabyak ng puso, paabutin mo maging sa lahat ng aming mga anak, aming mga manugang mga po kasang bahay at mga kabaganakan sa laman. Babasbasan mo rin at pagpapalain ang loob at labas ng aming mga dampang tahanan. Patuloy mo rin pong pagagalingin ang lahat ng sa aming pinasapitan mo ng mabibigat na mga karamdaman. At ang iyong pagpapala, Ama Banal, ay iyo pong loloobin na matanggap ng mga taong katulad din naman naming naghihintay ng iyong ikalawang pagparito, at kami po ay makapamuhay tong iyong loloobin at daragdagan pa kami ng kagalingan, kalakasan at ng marami pang mga araw. Makapamuhay kami, makalakad kami na tulad sa isang matalinong tao na merong ilawan sa landas ng aming nilalakaran. At kami po, Aman Diyos, lagi mong iingatan sa araw-araw hanggang sa ikalawang pagparito mo dito po sa Magulo at Mandarayang Sanglibutan. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito ay aming inaasahan. Diringgin mo po sa iyong banal na kaharian sa langit. Kami po ay iyong pagpapalain. Kami po ay iyong babasbasan at bebendisyonan. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming tanging Diyos sa pumapadubay sa basa amin. Muli, Panginoon, sa hapon ito po nang kami po naliklo sa iyong harapan at kami po nakinig na ipumagin ito ang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasama sa mga aral ito sa lahat yung makabutihan sa bata sa amin. Amen! Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagayanan. Nanawa, ito po ay magamit ng inyong kapangasiwaan, makatugon rin, Ama, sa lahat ng mga tao na nangailangan. Higit po sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salaping tumigil sa kapal sa pagkasa niyo iba, nung aral sa ibabaw na sa libutan. Amen na po sa sama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag niyang sasawaan at sa mga susunod ang mabuhay. Makita mo nililingkot at dumatwa po, di walang bayad dungan sa mga mga kapitasan. Amen! Muli, Panginoon, sa hapon ito, kakawal kayo mga kapatid, ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba naman tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Sure. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng mga patutunguhan na ligtas, lahat ng mga kapamakan. Amen! Panginoon, marami kayong makilalama, dapat kami maasa ng mga ito, iladalag sa amin. Kaya po, lahat ng mga bagay, magkala po namin hihiling. Sa dakilang mga pangalan, Diyos Kristus, namin Diyos, at dakilang tagapagligtas. Amen! Amen! Espiritu,
Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos hanggang sa atin ating sariling mga kabyak ng puso sa lahat ng atin ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, na inaalipin ang mga mabibigat na karamdaman, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalalay.